Maligayang pagbabalik mga tol. Pag-uusapan muna natin ngayon ang face-off ni Tank Davis versus Rolly Romero. Currently recognized as pound for pound, the best fighter in the world, Manny Pacquiao Pacquiao. Pakisuporta na lang ng aking channel mga tol. Maraming salamat. Nagharap sa unang pagkakataon si Tank Davis at Rolly Romero. Gaganapin ang laban sa December 5. Wala namang ibang ginawa sa face-off mga tol, kundi puro trash talkan lang. Sinabi ni Tank Davis, parang isang clown si Romero. Parang Jake Paul ang datingan. Hindi niya daw muna patutulugin si Rolly Romero. Gusto niyang paabuti nito hanggang sukdo lang 12 rounds. Gustong ipakita ang tunay na abilidad. Sinabi naman ni Rolando Romero mga tol, patutulugin niya agad si Tank Davis. Wawa sa akin ang karira nito sa boxing. Malaki ang tiwala ni Romero mga tol na siya ang mananalo kahit siya ang underdog sa laban. Hawak nito ang WBA interim title belt. At didipinsa naman ni Tank Davis mga tol ang hawak nito na WBA regular 135 pounds title belt. Ito ang magulo sa lightweight division mga tol dahil isang undisputed champion si Teofimo Lopez Jr. at tinatawag din nilang champion si Tank Davis at Devin Haney. Pero mas kinikilala pa rin si Teofimo Lopez dahil isa itong undisputed champion. Sinabi din ito ni Lomachenko mga tol, isang belt holder lamang si Tank Davis at Devin Haney. Hawak pa rin ni Teofimo Lopez ang isang corona. Sinabi naman ni Floyd Mayweather mga tol, isang promoter ni Tank Davis, maganda daw ang laban sa December 5 na dapat panoorin dahil maglaban ang dalawang bata niya. May kartada si Tank Davis na 25 wins, 24 knockout at walang talo. Samantalang si Romero naman mga tol, ito ay may kartadang 14 wins, 12 knockout at wala ring talo. At sa kabilang balita naman mga tol, ay kahapon nga lang ay nasaksihan nga natin ang paglapag ng magkapatid na Casimero na si Jandrel at Jason Casimero sa Los Angeles International Airport, at kung saan ay may sumundo nga sa kanila mga tol, pero hindi nga familiar sa atin kung member nga ba ito ng MP Promotion. At ngayong araw nga mga tol ay tila wala ng pahipahinga, ay agad-agad nagtraining itong si Cuadro alas Jandrel Casimero kasama ang trainer nito at kapatid na si Jason Casimero. Medyo hindi nga familiar sa atin mga tol ang nasabing gym na pinag-iensayuan ng magkapatid na Casimero. Malaki ang posibilidad sa ngayon mga tol na baka hindi nga suportado ng MP Promotion itong si Cuadro alas. Pero ganun pa man mga tol, kitang kita naman sa ensayo ni Casimero na determinado nga itong manalo sa laban kontra kay Paul Butler. Sa ngayon wala pang malinaw na informasyon mga tol kung susuportahan pa ba si Casimero ng MP Promotion. Ngunit isa lang ang sigurado dito mga tol, ay hindi na nga aatras sa laban itong si Cuadro alas para sa laban nito sa December. Ang tatlong kampiyon sa bantamweight division mga tol na sina Nonito Donaire, na Oya Inoue at Jandrel Casimero ay may kanya-kanyang laban sa December. Kung sakaling may panalo nila ang kanilang mga laban, ay sigurado mga tol ay magharap na itong tatlong kampiyon sa taong 2022. Para sa inyo mga tol, sino ang gusto nyo maglaban para sa tatlong kampiyon sa taong 2022? Para sa inyong opinion at suggestion mga tol, i-comment nyo na lang sa baba at ating babasahin yan. Maraming salamat.